Welcome to Upstrain and this is Adobe Photoshop Tutorial. In this time, tuturo ko po sa inyo kung paano gagawin yung planet, 3D planet effect sa Adobe Photoshop, Kung isearch po natin kay Google, ito po yung mga sample, ng 3D planet effect. So, gagawin natin yan sa Adobe Photoshop. So, napakadali lang yung gawin sa Photoshop, So, start po tayo, Ang gagamitin natin mga image, nanghiram po muna tayo ng mga pictures, kay Google Image. Okay? So, ito po yung gagamitin po natin na sample, Okay, yung first step na gagawin po natin, dapat i-offset po natin, Okay, ang reason kung bakit natin i-offset muna yung ating picture ay para yung tagpo ay hindi mahalata, So, makikita nyo yan mamaya. Okay, ang gagawin po muna natin, punta muna tayo dito sa filter, others, then offset. Okay. Ito, adjust natin yung horizontal, Okay, ito po yung offset na sinasabi natin, Okay, click, okay. Ito yung offset, In-offset natin siya kasi ito dapat dugtong nitong kabila. Kasi mamaya, pag inikot ni Photoshop yan, so dugtong yan siya, pareho. Kaya dito dapat, hindi mahalata yung tagpo. Okay, since ganito na yung ating image, ang gagawin po natin, konting modify lang, Okay, close up natin. Ang gagamitin po natin ay patch tool, Patch tool lang yan. Okay. Patch tool. Ayan. Control D. Deselect, So, click. Hold the mouse. Ayan. Drag natin dun sa medyo halata. Okay. Control D, Okay. Dito sa baba. Okay. Ang gagawin po natin dito, i-clone po natin, Magko-clone na lang tayo, Okay. Clone. Okay, Alt, press the Alt. So, ika-copy natin yan. Clone. Ayan, para hindi masyadong halata. Okay. So, kung may mga patch tool lang at saka clone yung gamitin natin, Okay, Control D. Okay, dito sa baba. Okay, mag-patch tool din tayo dito. Okay, Control D, deselect. So, ang gagawin pa natin, kopyahin na lang natin yung part na to. Dugtong natin dito. So, ang gagawin pa natin, lasso tool. Okay, click. Okay. Then, copy. Control C. Edit. Copy. Then, edit. Paste. Ayan siya. So, move tool. So, okay. Gagawin natin. Move lang natin to dito. Okay. Then, burahin lang natin yung konting sobra. Ayan. May nakita kong sobra. Okay. Tapos, Control T. Control T. Transform. Click natin to. Okay, batakin na natin ng konti. Ayun. Check. Then, delete natin ng konti. Eraser tool. Smooth lang. Yung size. Okay. Ayan. Para hindi masyadong halata. Ayun. Okay. So, ayan na siya. Ayan. Next step ng gagawin po natin. So, hindi na halata yung tagpo niya. Dito medyo halata pa. Pero, okay lang yan. Kasi sample lang naman ito. Kung may time po tayo, patch tool lang gamitin natin dyan. Okay, magpa-patch na tayo dito. Oops. Oops. Magpa-patch na tayo dito. Okay. Empty siya, So, nakalimutan na yung gagawin natin, Control E para ma-merge, yung layer, Okay, click. Ayun. Control D. Okay, next. Ang gagawin po natin ay image. Then, image size. Okay, kailangan gagawin naman natin siyang square, Okay, image size. So, kailangan i-uncheck natin yan. Pag naka-dyan, naka-link siya, ibig sabihin proportion yung kanyang paglaki. Gagawin natin, click natin yan. Okay, then, kopyahin natin. For example, ay 76.2. 76.2. Ayan, kukopyahin lang natin yan para maging square, Okay. Okay, sundan nyo lang yung tutorial natin, makukuha nyo ito. Okay, so na, meron tayong square, na medyo na distort lang siya, pero okay lang yan, Okay, next step, ang gagawin po natin, i-rotate po natin, Pero bago natin i-rotate yun, since nakalock yung ating layer, kasi hindi natin ma-rotate yun, Okay, move tool. Hindi natin ma-rotate yan, kasi nakalock yung ating layer, gawin natin, double click natin yung ating layer, click okay. Then, Control T, transform, then right click, flip vertical. Okay. So, ayan na siya. Ito na yun, Punta tayo sa filter. Distort. Polar coordinates. Ayun.
Okay, click OK. So ayan. So na-create na tayo ng 3D ano, mini 3D planet ano. Customize ano sarili nating planet. Okay. Control plus, zoom in natin, control minus muna. Okay, control T, transform. So pwede natin siyang ma-transform. Lakihan natin ng konti. Okay, then iikot po natin. So depende sa angulo ng gusto natin ano. Ayan, for example yan. Okay, so nagawa na natin ano, ganoon lang kasimple, ano, ganoon lang kadali ano. So magandang effect siya ano. So ang i-edit lang natin, konting i-edit na lang ito. Ang gagawin po natin kasi meron yung dito yung nagtagpo ano. Okay, ang gagawin natin patch to lang uli. Okay? I-patch natin yung gitna niya para malata yung pagbilog niya ano. Okay. Ayan, control D. Okay. Ayan. So okay na ano. Ito na 'yon ano. So, yan po yung landscape, ano. Pwede rin ito sa seascape, sa mga island, at pwede rin yan sa mga vector, ano. Subukan natin mamaya. Okay? So, yung simple lang, ano. Ganun lang kasimple. Ang gagawin po natin muna, punta tayo sa filter. Okay, yung first step, filter, others, then, offset. Okay, i-offset natin, ano. Para yung tagpo niya smooth, ano, hindi mahalata, ano. Okay, next, tapos natin i-offset, punta tayo sa image. Resize natin, gawin nating square ano, kaya 76.2 kaya yung height at saka yung width para square siya ano. Then pag okay na, punta tayo sa filter, distort, polar coordinates. Ganun na kasimple ano. So meron na tayo. Ngayon, tingnan po natin yung island ano, subukan naman natin yung island at saka yung vector image ano. Okay, so napakadali lang no. Susundan lang po natin yung tutorial natin, then magagawa po natin yung ating mini 3D ano, 3D planet. Okay, so thank you for watching. Sana po nakatulong po sa inyo yung tutorial na ito. And please visit, subscribe, share and like na rin dun sa ating channel, Upstrain. Marami pong salamat.